Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Natuluyan ng mahulog sa patibong si Doc Carlos. Alamin natin ang mga kaganapan. Welcome back sa aking channel, Abot Kamay na Pangarap. Sa bahay ni Doc Carlos, hindi napigilan ni Carlos mahulog sa bitag ni Irene. May nangyari sa kanilang dalawa ni Irene. At ang hindi alam ni Carlos, isa ito sa plano ni Irene sa kanya. Habang may nangyayari sa kanila ni Carlos, nirecord ni Irene lahat-lahat para meron siyang katibayan na ipapakita kay Lynette. Pagkatapos ng may nangyari sa kanila ni Carlos, sinabi ni Carlos kay Irene na wala dapat makakaalam na kahit sino na may nangyari sa kanila, lalong-lalo na daw si Lynette. Dahil pag oras daw na may nakaalam, mananagot daw si Irene sa kanya. Maya-maya habang nagbibihes si Carlos, sinabi ni Irene na nakita niya na si Robert at nagkausap silang dalawa. At hindi daw siya nagtataka kung bakit selos na selos si Carlos kay Robert. Tsaka kung bakit daw nagustuhan ni Lynette si Robert. Dahil napaka-disenteng tao daw ni Robert. At ang gwapo ni Robert. Tahimik lang na nakikinig si Carlos kay Irene. Dagdag pa ni Irene, malay mo, mahal pa rin nila ang isa't isa. Hinawakan ni Irene ang balikat ni Carlos habang paikot ito sa likuran ni Carlos. Nakikita ni Irene kay Carlos na selos na selos ito, kaya lalo niya itong iinisin para mas lalo niya makuha at mahulog si Carlos sa patibong niya para bumalik si Carlos sa kanya. Maya-maya nagsalita si Carlos na tapos ka na ba Irene? Aalis na ako. Kailangan ko nang balikan si Lynette sa city jail. At iniwan niya nang mag-isa si Irene. Nainis si Irene dahil iniwan siya ni Carlos. Pag alis ni Carlos, kinuha niya ang cellphone niya na malapit sa cabinet. Tinignan niya ang video na nirecord niya kanina. Ngumiti si Irene habang pinapanood ito. Sa isip niya, makakaganti na siya kay Carlos. Sa lahat ng pananakit ni Carlos sa kanya dati, eto na daw ang oras na makakaganti siya. Sisirain niya ang buhay ni Carlos, lalo na ang relasyon nila ni Lynette. Samantala sa labas ng city jail, nagtataka sila Reagan, Chang Susan, Michael at Chosa. Sa sinabi ni Doc Lindon kanina na nasa loob ang anak ni Doc Carlos, wala naman daw si Harry sa loob. Sino daw ang tinutukoy ni Doc Lindon? Natahimik si Lindon, naiinis din siya kay Doc Carlos dahil nagagawa pa rin daw neto magsinungaling. Lalo pa ngayon na nasa peligro ang buhay nila ni Zoe at Annalyn. Maya-maya sabi ni Lindon, ang sinasabi ko anak niya si Annalyn. Kasi diba asawa niya na si Ma'am Lynette. Parang anak niya na din si Annalyn. Napa-oo naman si Reagan. Akala daw niya may ibang anak pa si Doc Carlos. Hindi daw niya naisip na si Annalyn. Ngumiti si Reagan kay Doc Lindon. Samantala sa loob ng kulungan, pagkatapos ni Annalyn matulungan si Mildred, humupa ang galit ni Madam Lotus. Maya-maya, tumawag si Madam Lotus kay Giselle. Ngunit si Eric ang nakasagot. Sinabi ni Eric na hindi ito si Giselle. Nagulat si Madam Lotus. Tinanong niya kung sino ang kausap niya. Sabi ni Eric, makinig kang mabuti dahil niloloko ka lang ni Giselle. At ang totoo niyan, nasa operating room ang anak mong si Carla. At sinimulan na ang operasyon sa kanya kanina pa bago mo siya makausap. Kaya wag na wag ka maniniwala sa mga pinagsasabi ni Giselle at binaba na ang tawag. Nagalit si Madam Lotus. Pagkababa ng tawag, sinabihan ni Madam Lotus ang kakosa niya na mananagot sa akin ang pamangkin ni Giselle. Akala niya siguro nagloloko ako. Wag na wag niya akong lolokohin. Hindi niya alam kung ano ang kaya kong gawin. Maya-maya tinawagan ulit ni Madam Lotus si Giselle. Nang sinagot ni Giselle ang tawag, nagsabi si Giselle na tamang-tama ang tawag neto dahil malapit na daw makasama ni Madam Lotus ang anak neto. Inaasikaso na daw ang paglabas ni Carla. Bigla sumigaw si Madam Lotus. Sinungaling ka. Niloko mo ako, Giselle. Nagtataka si Giselle. Kaya tinanong niya si Lotus kung anong mali ang sinabi niya. Bakit ito nagagalit sa kanya? Sabi ni Lotus, alam ko na ang totoo, Giselle. Kaya hindi mo ako mapipigilan sa gagawin ko. Dahil sa ginawa mong pangloloko sa akin, may mamamatay. Uunahin ko ang pamangkin mong si Annalyn.
At isusunod ko ang isa mong pamangkin na si Zoe. At isusunod ko si Lynette na best friend mo. At ang panghuli ay ang kapatid mong si Robert. Sinasabi ko naman sa'yo na huwag mo akong lolokohin dahil hindi ako nakikipaglokohan dito. Bigla nataranta si Giselle. Nagmakaawa siya kay Madam Lotus na huwag mong gawin yan, Lotus. Maawa ka. Wala silang kasalanan. Parang awa mo na. Ginagawan ko na ng paraan, Lotus. Maya-maya lang makakasama mo na ang anak mo. Habang nagmamakaawa si Giselle, naiiyak siya. Ngunit ayaw makinig ni Madam Lotus sa mga pinagsasabi niya at binaba na ang tawag. Maya-maya nagpunta si Madam Lotus sa loob ng selda para kunin si Annalyn. Sa loob ng selda, nag-uusap si Lynette at Annalyn. Pinapakalma ni Lynette si Annalyn dahil sa nangyaring operasyon neto kay Mildred kanina. Maya-maya bigla lumapit si Madam Lotus. Hinablot niya ang braso ni Annalyn. Nagulat silang lahat. Humabol si Lynette at tinanong niya si Lotus kung anong gagawin neto kay Annalyn at saan daw neto dadalhin. Ngunit bago pa maagaw ni Lynette si Annalyn kay Madam Lotus, bigla hinampas ni Lotus si Lynette gamit ang baril neto. Kaya natumba si Lynette. Dali-dali naman lumapit si Robert. Ngunit tinutukan siya ng baril ng mga kakosa ni Lotus. Nakuha ni Lotus si Annalyn. Dinala niya ito sa kabilang selda. Samantala, si Zoe at Moira nag-uusap na tataka silang dalawa habang nagkakagulo daw ang grupo ni Lotus. Ngunit bigla bumalik si Lotus para kunin si Zoe. Nag-iiyak si Zoe at ganun din si Moira. Nagmamakaawa si Moira na huwag saktan ang anak niyang si Zoe. Hindi naman pinakikinggan ang mga pinagsasabi ni Moira. Maya-maya si Robert naman ang binalikan ng grupo. Lalaban sana si Robert ngunit hindi siya makalaban dahil madaming baril ang nakatutok sa kanila. Pinalo bigla ang ulo ni Robert kaya bigla siya nawala ng malay. Hindi naman malaman ni Lynette kung ano ang gagawin niya. Sobrang nag-aalala na siya kay Annalyn. Kinakabahan siya dahil baka ano daw ang nangyayari ng masama kay Annalyn. Samantala si Doc Carlos nagtataka kung bakit ang daming pulis daw at SWAT sa labas ng city jail. Bigla siya nag-alala ano daw ang nangyayari sa loob. Nang makarating na siya, nakita niya si Chang Susan. Umiiyak ito. Lumapit siya dito. Bigla naman nagulat sila Lindon sa pagdating ni Doc Carlos. Sabi ni Chang Susan, kanina ka pa namin tinatawagan. Sabi ng sekretary mo, may emergency ka daw. Sila Lynette at Annalyn nasa loob na hostage ng mga preso. Bigla nag-alala si Doc Carlos. Hindi sinagot ni Doc Carlos ang tanong ni Chang Susan. Sabi ni Doc Carlos, ano na ang nangyayari sa loob, Chang? Sabi ni Chang Susan, hindi ko din alam. Kanina pa kami nag-aantay dito. Sana ligtas sila. Andun din sila Zoe at Robert sa loob. Bigla nag-alala si Carlos nang malaman niyang nasa loob din si Zoe. Maya-maya tumingin si Doc Lindon kay Carlos. Masama ang tingin ni Lindon kay Carlos dahil mukhang may tinatago na naman daw na sekreto si Doc Carlos. Umiwas naman ang tingin si Carlos kay Lindon. Madami-dami pa tayo aabangan, kaya huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel.